Kay at Maricoy. Ayun, this is Lonely Sniper. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang ginagawa mo, pare ko? Ay, mahalin mo na, subscribe mo ang aking channel at pinutin ang tiny notification bell para updated ka sa mga videos ko, okay? Para naman kapag meron akong bagong upload, syempre, ting-ting-ting-ting, gaganon dyan sa inyong notification, okay? So, ang ating pag-uusapan ngayon, mga pare ko, ay, masarap ba ang patagilid na hinahammer jack ka? Pag hinahammer jack ka ng ano, ng patagilid, masarap ba? Ayan. So, ang video nito ay para lamang po sa mga matatanda, ha? Sa mga open-minded, syempre, bawal dito ang bata. Kung ikaw ay hindi open-minded, please skip na lang po. At manood at pumili ng gusto nyong mapapanood. So, ayun nga, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, mga pare ko, ha? Syempre, ang patagilid kasi na para sa akin, na para sa aking experience, parang ang hirap-hirap na position para sa akin yung patagilid. O, alam mo yung naranasan ko na kasi yung patagilid na position, minsan ginagawa yan kapag kayo ay may mga katabi. Alam mo yung L ni L na yung katabi mo, yung bogli, yung kapareha mo, yung jowa mo, yung asawa mo, tapos may mga katabi kayo. Diba? Tapos sa kayo pa yung nasa gitna, or sabihin na lang natin nasa gilid kayong dalawa, pero mahirap pa rin yun, diba? Maaaninag nila kung ikaw ay papatong, maaaninag nila kung ikaw ay mag-aasistilo, maaaninag nila yun eh. So, wala kayong ibang moves. Kahit gusto mong ipakain yan, kahit gusto mong ipasumo yan, hindi mo magagawa. Alam mo kung bakit? Kasi talagang kahit sobrang dilim yan, maaaninag yan, inaaninag. So, para sa akin, parang hindi ko gusto yung nakatagilid na position. Pero no choice, di ba, mga pare ko? Mga pare ko, mahilig yan eh sa tagilid. Pero para sa akin, bilang isang babae, hindi ko gusto. Kasi hindi ako nasasarapan, hindi ako nasisiyahan sa patagilid na position. Pero, no choice, ginagawa talaga minsan ng mga magkakapareha yan, lalo na kapag may mga katabi. Siyempre, ano nga ba yung mga galawan, siyempre. Pero patagilid kasi, naandyan yung parang nakakutsara siya, nakakutsara yung babae, nakabaluktot siya ng ganun. Tapos, nakatupi yung dalawa niyang paa. Nakatupi yung dalawa niyang paa habang, minsan kasi kapag nakatupi yung paa, na talagang dikit na dikit siya. Masikip, diba, pare ko? Masikip pag itinas mo ang alaga doon kay Chipipay. Ganun yun eh. Masikip siya, nahihirapan siyang ipasok. Lalo na kapag nakakipit na ganun. Ramdam mo yung mapapagalan pa yung babae kapag itinasok na yung baston doon sa butas. May mga kaganapan naman na may itinapang konti yung binti o ng babae para lalo na kapag yun yung ganyan sinabi ko, minsan mahirap, alam niyo mga pare ko, ang patagilid ng posisyon ay kapag maliit ang iyong baston, napakahirap ipasok, napakahirap ishoot doon sa butas kapag yun ay maliit tapos malambot pa, diba? Pero alam mo yun, umiksena, gustong-gusto mo talagang makatikim ng GP5. Talaga namang L na L ka. Kanya nga lang yung alaga ay napakaliit. Oo, so napakahirap ipasok yan. Kahit patutulungan kita, kahit tutulungan ka ng babae na ipasok doon sa butas. Alam mo yung ginagano mo na hirap na hirap kang, alam mo yung, hirap na hirap kang itusok kasi nga maliit siya tapos malambot pa. Ah, diba? Ka-bad trip yun. Alam mo yung para sa lalaki na lang yun. Alam mo yung talagang dinadampi na lang niya yung kanyang effort para lang maramdaman niya na AL na talaga siya. Yung talagang ramdam yung gusto niya ipasok talaga pero hindi niya magawa kasi nga mahirap na posisyon yung katagilid kung yung kanyang matuta ay totoo yan, diba tayo? Naranasan niya siguro yan. Napakahirap ang patagilid na position. Pero kapag ang iyong baston ay malaki tapos nakabalik mo siya, nakabalik mo, wow! Talaga naman, pasok na ko. Gusto ko ang pula sa iyo. Mapapaangat ako ng trip na naman. Mapapaangat mo pa akong isa. Wala na akong pakialam ka. Ganyan mo.
kailangan ng inyong baston ay medyo malaking laki at matigas. Tapos medyo nakaganon siya. Masarap yung ganon. So ayun lang ang aking maipapayo sa inyo. Kapag patagilid ang inyong gustong posisyon, kailangan ang inyong baston ng iyong alaga ay malaki. O sabihin na nating maliit, pero kailangan naman talagang alam mo yung mararamdaman din ng iyong asawa or ng iyong kapareha na matigas siya. Huwag mo namang basta lang tusok ng malambot siya. Kasi nakakairita yung nakaka-bad trip. Paano kapag hinawakan mo na, paano nang pag kinamay mo yung pipay ni Marie Coy basang-basa na. Tapos pagpasok mo doon sa basang-basa na yun ang tawag dito, malambot. Maliit na nga, malambot pa. Hindi mo kayang patigasin. Diba? Parang bad trip. Tapos L na si babae. Tapos ikaw ganun mo yung iyong alaga. Dapat naman na kapag ganun, pag ganun gusto mo ng ganun, ready naman. Dapat ready kayo para naman masihan din ang iyong kakareha. Hindi yung pagtapos yung magganunan, tatalipuran ka ng kapareha. May mga ganun Siguro lahat kayo na-experience nyo to. Kapag natapos kayong mag-anuhan ng iyong kapareha, ng iyong asawa, tinatalikuran kayo. Hindi man lang kayo yakapin, hindi man lang kayo halikan pagtapos yung mag-anuhan. Alam nyo kung bakit. Marami hindi nakakaalam ito. Alam nyo kung bakit tumatalikod ang babae pagkatapos ng galawin. Hindi siya nasiyahan. Hindi siya na-satisfied sa ginawa mo. Kasi, hindi siya nilabasan. Ikaw lang ang pakasaya. Ikaw lang ang pakasarap. Kaya payo ko sa'yo, pare ko. Bago ka lubugan, kailangan unahin mong mapalabas si misis. Kailangan unahin mong mapalabas ang katas ng iyong kapareha. Hindi yung nararamdaman mo lang ang paiiralin mo. Kailangan mo rin isipin kung masisiyan ba, matutuwa ba sa iyong performance ang iyong kapareha. Hindi yung puro ka lang L. Naiintindihan mo, pare Koy? Payo ko lang naman yon kasi marami ang hindi nakakaalam kung bakit tumatalikod ang babae sa inyo pagkatapos ninyong galawin. Para sa aking experience, hindi siya na-satisfy sa ginagawa. At hindi kang maipis . Karanihan, di ba, yung mga nasa-satisfy talaga. As in, minsan pagtapos na yung nilabasan, diba yan yung mga sinasabi, kinikis ka kahit saan, nayakapin ka ng higpit, hanggang sa pagising mo, hahawak kamay kayo hanggang sa magising yung dalawa, nakakaangkap siya sa'yo. Ganun yung nakapag-satisfy ang babae. So, alam niyo na mga boys ha, kung bakit tinatalikuran kayo ng mga kapareha ng pangkatapos nyong magpakasarap. Yun, meron na naman kayong malaming sikreto ha. Ayun, maraming salamat mga kapare boy. So, para sa akin, hindi ko gusto ang patagilid. Ayoko. Hindi ako masaya. So, yun nga. Maraming salamat sa inyo lahat.